Ayos ba? Stand-up comedian ako eh. Pangarap ko maging ganyan eh. Kilig management. Okay. May mga iba pa-fall. Yung mga iba madaling kiligin at dapat minamanage natin yung kilig natin. Kailan tayo may in love? Saan? Kanino? Ayan. Dapat mamanage natin sa sarili natin na dapat kontrolado natin yung kilig natin. Kung may kailangan ng trabaho, gawin muna natin homework natin bago tayo kiligin. Pero syempre, isa pa, yung effect natin sa mga tao, i-assure natin yung lahat. Pag nag-internet tayo, may follow through sa mga videos na ginagawa natin. Tapos kung meron tayong mali, mag-a-adjust tayo ng konti. Tapos, mag-maintain tayo ng consistency at mag-re-align ng goals. I-re-reinvent din natin sarili natin. Tulad nga ng ano na to, ng theme ngayon. Rethink change. Kasi syempre, hindi ka lang pwedeng static. Nagbabago yung panahon. Dapat magbabago ka rin. I thank you. Hindi pa tapos. Ayan. So, ayan, ano? So, magpandalo ng bitin. Tulad na sa depende sa pagka-John Lloyd mo. So, ayan, ano? Whether you think you can or you cannot, you're right. So, yun. Mindset lahat yan. No? So, itanim mo sa isip mo na pogi ka. Okay. Yung ano, sorry, medyo no, pogi yung sinasabi ko kasi ako dapat yan. Pero sa girls, applicable din yan. Palitan nyo na lang yung salitang pogi ng maganda. Pero wag masyado, pagising mo sa umaga, sabihin mo sa sarili mo, ako, humaharap ako sa salamin, etong mukhang to. Eto bang mukhang fine-friendzone? Thank you, sabay ton. Ayun, ano? So, pampataas lang ng confidence, tatandaan mo yung mga pinag-aralan mo, tsaka pinaghandaan mo, pinag-practisan mo. Dapat para maging confident ka, syempre meron ka din dapat pinaghuhugutan kung saan ka magaling, ano mo yung parang ebidensya mo na kaya mo. Ganyan. Tapos meron akong tinatawag na reverse inspiration. Alam mo ano yung reverse inspiration? So sa classroom mo, pagpasok mong ganun, hahanapin mo. Sino dito mas pangit sa akin? Tapos pag may nakita ka na, ay ayun. Tapos lalo, ang okay doon, kasi minsan mas masaya sila sa'yo. Kung mas masaya sila sa akin at mas pangit sila, dapat mas masaya ako sa kanya. So yun. Secret ko lang yun. Oh. Siyempre magsabihin, aha, ikaw ang reverse inspiration ko. Huwag mo gaganunin. Magpasalamat ka na lang sa kanya, ilibre mo siya ng recess o kaya lunch, ganun. Okay. No? So, ang kapugian ay isang multi-sensory experience, hindi lang siya physical. Kung hindi, may bango. Ano ba yung mga senses natin? Amoy, lasa. Maalat ako ah. Ganon. Pag maalat ka, hindi ka pogi. Ibig sabihin, pawis-pawis ka. Tapos yung pawis mo, pawis araw. Ganon kasi alat eh, di ba? So, smile at mag-eye contact. So, tititigan mo siya na ganon. Tulad nga sinabi ko, para mukhang alam na alam mo yung sinasabi mo. Kunyari, tumititiga sa kanya. Tsaka ako, syempre, nagtuturo ako sa UP, di ba? First day of classes, inaalam ko kagad kung sino yung mga nakikinig sa hindi. Nung nag-EMA ako, eto, sikreto ko na naman sa inyo. Pero huwag niyong gagawin sa mga teacher niyo. Sir, umayos kayo. Ang tawag dito, the science of the noddy. From the root word nod. Pag may ine-explain yung teacher niyo, gaganon kayo. Yung kunyari, kinig na kinig kayo. Okay. At yun yung nod. Nakakakuha yun. Automatic yun. 1.75. Yung advance na ganun, kung gusto mo 1.5, medyo metapik. Talino. Ang talino, ha? Gaganun. Kung gusto mo uno, eto na. Yung secret weapon. The advanced nadi. Gaganong ka, grabe, notebook. Snapchat mo, padala mo sa mga friends mo. Ganyan. So ayun, ano, magsasama ka rin sa mga taong like-minded katulad mo. Mga kasing pareho na mga directions mo. Birds of the same feather flock together. Yun nga, mga like-minded na mga tao. Ako, sasama ako kay Jun Sabayton.
para ano kasi pareho kami mag-isip. Tsaka syempre, sinasamahan ko rin sila kasi mga mas pangit sila sa akin. So, tumalabas na mas pogi ako. Easy, dalo ko lang. Mas swabe yung bigote niya. Ayun. So, ang kapugian, may mga pinapanganak na gwapo. Pero, ang kapugian, napapractice yan. Yun, skill talaga siya. So, pwede mo siyang practicein, pwede ka maging mabait, pumapogi ka dyan. Tapos, yung mga ibang tao, natutuwa sa mga funny, ganyan. Tapos, ayun, panindigan mo, meron ka dapat mga advocacy. Tulad nga sa Miss Universe, di ba, may beauty with a purpose. Sabi nga, beauty and, ano yun? Confidently beautiful. Pero yun, beauty with a purpose, gumaganon sila. So, iwasan mo rin maging mayabang kasi pagka mayabang, ano na yun? Ano? Bad yun, bad. Ayun. So, walang mapapala ang walang kapal na muka. So, yun, ano? Kailangan mo maging confident. Ayusin mo yung communication skills mo. Tsaka dapat meron kang genuine interest dun sa subject. Halimbawa, sa pakikipag-usap, sa ginagawa mo. Pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, baka mali yung napasukan mo. So, pwede ka naman ulit lumipat habang bata ka pa. Kahit matanda ka na, lipat ka. So, Torpeman at mahihain, ipakita mo ay magaling din. May kilala kami, director, si R.A. Rivera, Torpe at mahihain. Ayan, pero pagka gumawa na siya, biglang wow, ang galing pala nitong tao na to, tahimik. Tapos, meron siya lagi positive attitude, lagi kahit na napipigil na siya, ginagawa pa rin niya yung ginagawa niya. So, okay din yon. At higit sa lahat, yung ability to inspire. Ayan, ano? So, syempre, kung confident ka na, tulungan mo rin yung ibang tao na maging confident din sa sarili nila. Magmahal ka na rin lang, totohanin mo na, yung hugot-hugot na ganyan pala akong sinulat dito. Ayan, ano? O, yun. So, nakakabobo magmahal. Yun lang ang point niyan. So, pag-ingatan natin. So, para siyang use sparingly yung pag-ibig na yan. Gawin lang siyang inspiration. Dapat meron ka pa rin mga goals. And of course, it's a continuous process. Ang pag-reinvent sa sarili, tuloy-tuloy lang habang pabago ng pabago yung nangyayari sa lipunan. Dahan-dahan mong i-evolve yung sarili mo through the times. So, syempre, tumatanda ka. Minsan, pagka nung bata ka, parang ang baduy mo pala. Nare-realize mo pagkatanda mo. Yan. Tapos marami kang bago natututunan na parang, oo nga pala, tama si Mr. Philbert D. Art is not a competition. Gaganon, ano? Ayos ba? Nire-review ko yung mga napanood kong talk. No? Ang ganda pala sa eskolta, di ba? Ganon, ano? Kasi minsan, pagka lalakad ka dyan, yung cellphone mo, hapit-napit kang ganon. Dapat ilabas mo, ipang-shoot mo na ganon. Tapos hashtagan mo. Di ba? Ano yung hashtag ulit, sir? Ayun. Ayun. Ha? Visit eskolta. Selfie your eskolta. And take care of your phone. Ayan. So okay, sa madaling salita, humanda sa pagle-level up, mag-adapt sa change, at syempre mag-aral ng bago at i-review yung luma. Maswerte kayo at nasa mga schools kayo na magaganda, tapos meron kayong opportunity na makapunta sa mga talks na ganito. Nakikita nyo yung mga ibang speakers, tapos yung mga experiences nila na natutunan natin. I-share din natin yung mga bagay na ganyan. At higit sa lahat, with good looks comes great responsibility. Gamitin ang kagwapuhan para sa ikahunlad ng bayan, hindi panglilin lang sa kababaihan. And with that, lagi kong sineshare na laging maging grateful, mag-I love you please, at saka mag-thank you. Yeah. Maraming salamat po.